Kapag pumula po yan, okay, itabi niyo po agad muna mabuti. Sa mga sedan, wala po, karamihan na po ng mga bagong era ng sasakyan, wala pong temperature gauge. Okay, pero meron siyang pang-detect doon, yung thermosensor na tinatawag. So, pag cold start, minsan blue, minsan green, ayan. Kapag mainit na yung makina mo, mawawala. And then, kapag nag-overheat ka na, walang ibang kulay na ilalabas yan, kundi pula. Ayan. O, meron din iba, minsan orange. Ayan, orange, okay, red. Pag overheat. Ngayon, halimbawa, nananakbo ka. Biglang kunyari din sa Honda, bigla itong pumula. Okay. Kapag pumula po ang dashboard, ibig sabihin po mag-o-overheat ka na. Yeah. Ano ba yung mga senyales na papunta ka na sa overheat? Okay, ang mga sign po niyan na papunta ka na sa overheat, yung aircon mo ay biglang mahihilaw, puro blower na lang. Yan, kasi meron po kasi itong tinatawag na knock sensor, yan, meron po siyang ganon, at meron po siyang detonator, yan, magde-detonate po yan, yung bang kusang hihinto. Pag sobrang init na ng engine, bigla po yan maghihinto. Yung pag in-start mo, kala mo, na-drain yung battery mo. Ganon po yan. Yan, may mga ganong safety po yung engine. Kaya, relax lang. Okay, pag nag-overheat, relax lang. Ngayon, kaya po yan nawawala ng hangin, ng lamig, sorry, yung aircon nyo, during na malapit ka na mag-overheat or overheat ka, nag-overheat na, kasi po, pinipigilan ng ECU, okay, na madagdagan na naman yung load niya, lalo siyang pahirapan during ng overheating stage. Kaya magtitrip po yun. Wala kang, walang compressor na tatakbo. At the same time, yung compressor naman, meron naman yung tinatawag na high pressure. Pag sobrang high pressure na ng aircon, kahit di pa ito nag-overheat, ito, iba naman yun. Medyo magkaiba siya. Pagdating naman sa aircon system. Kapag nag-high pressure na sobra-sobra yung compressor, pinapatay na rin po yan ng ECU. Yan. Kaya walang lamig. Walang lamig. Ngayon, pag medyo bumaba na yung pressure, nag-high pressure, bumaba ang high pressure, saka po bumabalik yung lamig. Ay, yung sabi niya, bakit ganun? Pag nag-automatic, akala niya nag-automatic kasi nag-trip eh. Pag automatic ng compressor ko, bakit mga 10 minutes bago bumalik yung lamig? Yung pala nag-high pressure yung refrigerant o yung pressure, yung aircon system line. Ngayon, ano ba yung mga dapat gawin kapag pumula yan? Kapag pumula po yan, okay, itabi nyo po agad muna mabuti. Sa tabi. Itabi nyo muna. Okay, hazard o yung triangle. Early warning device. Ayan. Tapos, baba sa sasakyan. Okay. Huwag niyo muna papatayin. Basta-basta. Okay, tingnan niyo po muna yung engine. Kapag nag-overheat, lagi po yung sa tubig minsan. Tingnan niyo po, minsan ito basag. Ayun, anong radiator? Oh, radiator minsan nababasag. So tumata. Okay, ito minsan napuputol. Yan, kasi plastic lang ito eh. Minsan sobrang pressure, no? Sobrang pressure. Natapon tuloy yung coolant. Tapos yung fan, yan, minsan tingnan nyo rin po yung fan kung, kasi pag mainit na yan, naka-overheat ka, kaya sabi ko huwag munang patayin para yung engine niya sobrang init pa rin. Kuha po kayo ng pamukpok, kahit ano nang bawa, pukpukin nyo lang po muna yung fan. Pag umandar po yan, fan ang may problema. Yun. Ngayon, pag basag ang radiator, radiator ang may problema. Ngayon, ganito naman, yung sabi niya lang, huwag mo lang papatayin o papatayin, ano bang dapat? Okay? Kapag po, ang sira o yung biyak ay yung radiator, of course, wala na pong tubig yan sa loob. Kapag hindi, pag pinabayaan niyo po yan at umaandar pa, bigyan niyo, sabi, mga 5 minutes to or 10 minutes, hindi po kakalma yan. Lalo pong mag-iinit yan kasi wala na tubig.
patayin nyo po kagad yung engine. Ganyan. Tapos, do not attempt na mag-open ng radiator cap kapag overheat. Kailan? Okay. Maghintay po kayo ng at least 2 hours bago po yan kumalma. Ayan. Hindi po yan kagaya ng sa diesel. Sa diesel kasi, pwede mong i-monitor yung overheating nila kung kailan ka na pwedeng mag-pour ng coolant or ng tubig, magsali ng tubig. Huwag during the time na yung babasahin mo yung ano, yung radiator, yun ang old school eh. Babasahin ng radiator, mamamatay nga naman ang pressure. Pagbukas mo, sambulat yan ng konti. Okay? Ngayon, ang mangyayari ganito. Pag pinatay mo yan, wala na laman ng tubig yung engine, yung loob nito halos nagbabaga pa sa init. Okay? Ngayon, dahil pag binuksan mo to, akala mo kalmado na, yung pala tuyo lang yung loob niya. Kaya wala na siyang sumisirit na vapor dito. Ito, 21 na. Ngayon, kapag akala mo, okay na yung engine, pwede mo na salinan. Pag sinalinan mo po yan, dire-diretso po yan doon, putok ang cylinder head. Putok ang engine block. Ayan, dyan po nadidisgrasya ang engine. Yung pagsasalin ng tubig or coolant ng premature. Hayaan nyo lang po muna siya dyan. O kaya pareker nyo na. O kaya nod muna kay Sini. Kung mag-overheat. O punta ka sa mall. Mamaya ako na babalikan. Ikot-ikot muna tayo rito. O hayaan nyo po muna siya mag-cool down. Ngayon, kapag nakita nyo naman yung obvious na problema ay radiator o yung auxiliary fan, call a friend. Pagawa na. O diba ko, hanap na lang pinakamalapit na talyer, palitan lang agad. O pag walang mahanap na kapalit, ipatanso nyo muna to. Ayan, tinatanso lang muna, kinokopya lang muna nila yan, pansamantala. Yan, pansamantala kasi pag pinatanso mo to, ibabaw, ang puputokin naman niya, yung nasa ilalim. Dahil magkaedad yan, magkasing ropok yan. Ang magpatanso nito, umabot ng mga 3-5. Ang brand, ang bago nito mga 5-5. 6-5. Kung papatanso mo naman ito, at saka yung likod, para ka na rin bumili ng bago. Hindi, bumili ka na lang ng bago. Sa pansamantala, ganun muna. Tapos tuktokin, pag ano, hanap na lang ng motor fan. Ayan. Bago nyo patayin. Pakalmayin nyo muna, umandar pa. Pero pag pinupukpok nyo, ayaw na talaga umandar, patayin nyo na po engine. It will not help. Lalo po yan mag-overheat. So during overheat, halimbawa sir, ganito, di ba? Umandar pa naman yung engine mo, overheat pa siya. Pag pinukpok mo po yan at umandar, pakalmahin nyo po muna. Tandaan nyo po ha, pag nag-overheat, patayin nyo na po agad. Ngayon, sa diesel naman, okay? Sa diesel engine, meron po yung fan, di ba? Meron yung fan. Ngayon, kapag nag-overheat po yan, meron po yung mga head bolt. Yan, tulad nito. Yan. Cylinder head bolt. Ito pong cylinder head bolt, ganyan po kahaba yan, sandangkal ang haba niyan. Kasi yan ang nagdudugtong ng cylinder head papunta sa cylinder block. Ito, yan. So, gumagapang po yung init yan. Ngayon, kapag nag-overheat ka na, para malaman mo kung kailan mo siya pwedeng salinan ng tubig or ng coolant, papatakan mo lang po ito ng tubig. Itong cylinder head bolt. Yan. Kasi minsan nahahawakan mo na siya. Kasi nahanginan. Nahanginan, nahawakan mo to, di ba? Akala mo ngayon okay na. Pwede na salinan ng tubig yan. Todas na. Yung loob pala nito, nagbabaga pa. Biyak. Ang cylinder head, biyak ang engine block. Kumuha ka po ng basahan o kaya ng kahit ano na ipapatak mo lang dito. Nangyari na po. Ayun lang. Kasi nabutasan ako ng bypass. Tumaas yung temperature. Pinatay ko muna. Tapos? Pinalamig ko muna kasi mahirap naman. Lagyan ko kagad ng bypass. Yun na po yun. Nasagot niya na po yun. Pahinga lang. Pinahinga. Tapos, isang oras, dalawang oras. 30 minutes lang yan. Tapos lagyan nyo na. Ngayon, patakan nyo lang po muna ito. Para kasi sigurado. Kasi hindi ko naman napalitan yung, kasi hindi ko ka alam. Kasi pag pinatay mo, hindi mo malaman na yun pala ang sira. Kaya dapat, relax lang. Kapag nag-overheat, di ba, piparada, ikutan mo na. Yung napagawa ko, di napalitan. Wala na po. Problema ko, nagbabukas na yung reserve ko. May thermostat. Gano'n na yun.
Okay, naka-schedule naman ako dito sa Martha Smoke. Oh. Ayan, papatakan nyo lang po ito ng tubig. Kapag ito kumulo, ibig sabihin mainit na mainit pa yan. Oh, pag hindi na nawawala yung basa sa ulo ng cylinder head bolt, pwede nyo na po yung lagyan ng tubig or coolant. Kung ano po yung mga ginagamit nyo. Oh, yun. Maliwanag.